I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Isang panibagong low pressure area ang namataan ng pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 4 ng madaling araw, ito ay nasa layo pang 1,090 kilometers dyan sa may silangan ng Mindanao. At sa wind map ng Weather Central, sa ngayon ay mababa yung posibilidad na ito ay maging isang bagyo. Pero dahil nasa karagatan pa, ay posible pa rin mabuo ang circulation ito, kaya yan po ang ating babantayan. Samantala, dito naman sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa labas po yung isa pang low pressure area na atin ding binabantayan. Huli itong namataan, 490 kilometers dyan sa timog silangan ng General Santos City. At sa rainfall forecast ng Weather Central, asahan po natin ang mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Mindanao na kung saan katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan ang maranasan. Gayun din po dito sa May Visayas, lalong-lalo na sa eastern at central portion. At kung inyo naman pong mapapansin, mga kapuso, ramdam ang mas maginaw na panahon nitong mga nakarang araw, lalo na tuwing madaling araw. Kahapon po, alas 5 ng umaga, naitala po yung 23.6 degrees Celsius na temperatura dyan sa Pag-asa Station sa Science Garden dito sa Quezon City. Pero mas malamig po ngayon dahil 20.3 degrees Celsius po ang naitalang antas ng temperatura kaninang umaga dun din po sa Science Garden. At ito po ay dahil sa patuloy na pag-ihip ng hanging amihan o yung Northeast Monsoon. At asahan po natin sa madarating na araw, hanggang Pebrero po yan, asahan natin yung mas malamig na umaga. At para sa iba pang impormasyon tungkol sa lagay ng panahon, bisitahin lang ang website at Facebook page ng GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, servisyong totoo ng GMA News. Salamat po, Mang Tani.